Hello guys, welcome to my YouTube channel, Aksyo TV. So yun, bago ang lahat, maraming salamat sa mga nagsusubscribe sa channel kong ito. So yung iba po na hindi pala ka-subscribe, nanyayahan ko po kayo, natulungan nyo naman po ako i-subscribe ang channel ko bilang tulong ninyo sa akin po. Maraming salamat, Aksyo TV po. So yun, diretso na tayo sa video at bibigyan natin ng reaction at komento ang mapapanood natin. Let's go! Stephen A. Smith, itong si D'Angelo Russell ay undervalued daw mga sir. Kung saan ani pa nito, imbis na 36 million sa loob ng 2 taon, dapat raw na bayaran siya ng Lakers at least nasa 25 to 27 million kada taon. Bale, suma total, dapat nasa 50 million mahigit yung kanyang kontrata sa Lakers, pero ito ay nasa 36 million lamang, nakamura pa sila, no? Totally, tama, may punto naman itong si Stephen A. Smith, pero kung ating titingnan itong side nitong Lakers, gagawin nilang lahat upang sila ay makamura, and considering sa naging performance naman itong si Russell sa playoff na hindi naman ganon ka-impactful, hindi nga siya consistent, dyan pa lang ay nagkaroon na yan ng factor kung bakit nakatanggap lamang siya ng 36 million. Kung sakaling gagalingan pa nitong si D'Angelo Russell sa season na ito, aba, malay natin, di ba? Tataas pa yung kanyang value dyan. Samantala mga idol, itong patungkol naman sa Cavaliers, nako, ito'y delikado para sa kanila. Ayon mismo kay Brian Windhorst ng ESPN, posibleng hindi na i-co-consider nitong si Donovan Mitchell ang pag-extend ng kanyang kontrata sa Cavaliers. Ayon mismo sa patikang analyst na si Brian Windhorst, ito'y alam na ha ng Cavaliers bago pa man sila mag-trade para kay Mitchell doon sa Utah Jazz. So far mga idol, wala kang masasabi dito kay Mitchell, isang magaling naman na laro. At kaya dahil dyan, siya'y makakapresyo sa kanyang sarili at tsak na marami ang maghahabol sa kanyang kupunan. Okay naman itong Cavaliers eh, magaling naman sila, di ba yung kanilang rising star na si Darius Garland, okay naman. Pero hindi rin natin maitatanggi na itong si Mitchell ay siguradong maghahanap pa ng mas malakas pa dyan na kupunan upang tumaas man lang din yung kanyang chansang magkampiyon, di ba? So matotal, hindi talaga tatagal itong si Mitchell sa Cavaliers. Samantala, koneksyon, yan daw ang paigtingin pa ni Mike Dunleavy para sa Golden State Warriors. Ayon pa sa kanya, hindi sila nagkaroon ng connectivity noong nakarang season at itong Golden State Warriors ay hindi yung championship team na kanilang inaasahan. Definitely yung kanilang potential starting five dito ay sina Steph Curry, Green, Klay Thompson, Kevin Looney, and Andrew Wiggins. Samantalang yung bangko naman ay sina Chris Paul, Gary Payton, Moses Moody, Kuminga, and Dario Saric. Kung mapapansin nyo kay Chris Paul pa lang, iyon na ang susi sa kanilang hinahanap na connectivity, yung assist, yung naibibigay na magic ni Chris Paul sa kupunan na kanyang sinasamahan. Maliban pa kay Chris Paul, kanilang kinuha nga rin ho si Corey Joseph na mataas din yung percentage patungkol sa assist, at kaya dyan pa lang, mas paitingin pa nitong Golden State yung kanilang ball movement. Dalaga yung kanilang sabihin natin signature maliban sa small ball lineup. Kung mapapansin nyo, tanging itong Golden State lamang yung naka-preserve ng kanilang core sa kitakal-tagal, ano? At ngayon sa season na ito, ito'y magpapatuloy pa at ang mga dalang sila ay nakakuha ng mga magagaling na mga role player. Ang aking inaabangan dito ay itong si Dario Saric, kung ano ang mahikang may bibigay dito ng Golden State Warriors sa kanya, considering na lahat ng mga sentro na pupunta sa kanila ay gumagaling naman.